nakalalapag lang po namin dito sa Legazpi, sa Eugene. So, dito na kami sa Albay. Ngayon, pupunta na kami sa aming hotel. Maglalakad lang kami. Kasi, kaya naman. Pagkasaan tayo. Pagkasaan tayo. Nasa 15 minutes lang naman yung lakad papunta doon sa hotel. Tsaka may Google Maps naman. So, okay lang. Para mas masaya. Mas tipid. So, kasi nandito na kami sa, tiyananan, Casa Lorenzo. After mga 15 to 20 minutes sa paglalakad mula doon sa airport. So, pakita ko sa inyo yung aming hotel room dito sa Casa Lorenzo sa Legazpi. Bayad namin sa room ay 400 each per night. So, 800 per night. Tapos, doon kami nag-book sa Agoda. So, tag 1-3 kami ni Sir Eugene for 3 nights. Sulit. Napakaganda. Dito sa loob pa lang ng room yan, hotel room. Mas maganda pa sa labas. So, check ko rin mamaya para makita ninyo. Bus. Let's do this. Let's conquer Legazpi kahit na merong ulan. Nag-aasa na kami ng jeep papunta sa Grand Terminal. Oh, sobrang lakas ng ulan. Wala rin kaming payong. Pagpunta namin ng terminal, so bus. Pwede ka sumakay ng bus or van. Pero nag-bus kami. So sa bus, bababa kayo ng Bacacay sa may kanto. Around 30 minutes, 30 to 45 minutes yung biyahe mula sa my Grand Terminal. That's 25 pesos. Pagbaba ng kanto ng Bacacay, sakay kayo ng tricycle, papunta naman sa terminal ng mga van, papunta doon sa Cagraray. 80 pesos yung binayaran namin sa tricycle. Kapag kayo ay nag-UV, mas maganda kasi mula doon sa terminal, ang UV ay 43 pesos lang. Doon na kayo diretso sa may terminal papuntang Cagraray. Kailangan linawin yung pupuntahan nyo. Kasi nangyari sa amin, ang sinabi namin ay Cagraray. Pero dapat pala, kung ang pupuntahan nyo ay Cagraray Eco Park, dapat ang sasabihin nyo ay papuntang Misibis Bay kasi magkahiwalay pala yung daanan noon. So ngayong araw na to, napaka-epic. Wala kami na pala. But anyway, at least safe kami nakabalik ng hotel. Ito na guys, may araw na nakikita na namin ang mga paligid kahit wala kaming. Medyo makulimlim pero at least mas maganda na yung panahon kaysa kahapon. Makakagala na kami ng bongga. Thank you.
ito, kailangan nyo talagang puntahan ito kasi ito yung isa sa pinakamagandang spot dito sa Albay. Dito sa my church, meron din nag-offer ng ATV ride hanggang doon daw sa parang Black Lava. Kasi di ba pumutok ang Mayo noong 2018, so pwede daw mag-ATV hanggang doon sa my Black Lava. Hindi ko lang alam kung magkano, di kami tinanong kasi hindi mo kami kukuha. Pero lang ko yun, nag-share kung saan kami pwedeng dalhin ng ATV. Sa mga gusto magka-picture dito sa my church, ito po si John Ray. Hello, ako po si John Ray, 11 years old. So magaling mag-picture yung batang yan. Kapag gusto yung magpakuha dito, napakamura lang. Ano lang na donation? Kahit magkano? Oo. Kahit magkano, kayang-kaya niyang kuhanan. Lahat ng mga angle, meron sa sariling mga angle. Yung mga kayo lang, siya lang pwedeng kumuha ng mga ganong angle. So pag pumunta kayo ito, hanapin nyo lang. So si John Ray, tsaka si pangalan isa? Si Kiefer. Isang kasama pa niya, magaling din. So yun lang, thank you! Bye-bye! So yun si John Ray. Dito na kami sa Kagsawa Ruins. So ayan si... Yung church na ruins. Malapit lang yung Our Lady of Gate Parish dito sa Mekagsawa. Jeep lang. So sasakay lang kayo ng jeep papuntang Malabog or Busay na jeep, 9 pesos hanggang dito sa may Kagsawa. Along the highway lang naman tapos papasok lang ng tricycle, 10 pesos each, 20 per tricycle. So yun, malapit lang din. Pwedeng nakarin actually. Pero okay lang, mura lang din pamasahe, so 20. Carry na lang. Ganda rin ito, presko. Lalim ng puno. Ganda. Chili level 2 and chili ice cream. Ito, super extreme. So, na-try namin pareto yung sa YouTube. Let's go. Sobrang ahang daw nung level 2. Kaya papalit ko ata itong akin. So, pinalit ko yung super extreme ng level 1. Look! Harap. So, ito level 1. Sakto lang. Mm-hmm. Sakto lang yung anghang nung lagalawa. Strawberry flour. Mm-hmm. Pero manghang pa rin. Pero, okay to. Kaya. Sa atin, ano may pagmamalaki natin mango? Attitude. Ayun po, mula sa Kagsawa, kami ngayon ay sumakay na tricycle. Papunta naman ng Lignon Hill. Pwede naman siya via jeep, pero kasi mahirap kasi nga umuulan. So nag-tricycle na lang kami, 100 pesos, dalawa na kami ni Sir Eugene. So Lignon Hill ang aming last stop. Dito rin pala yung daan papunta ng Japanese Tunnel. Mamaya na lang puntahan? Okay. Unahin muna namin ang Lignon Hill. So medyo hilly. Hilly! Kamusta naman ang experience? Medyo nakakapagod, pero masaya. Masaya, no? Yes, at sana makabalik kami dito. Babalikan talaga namin yung Mercedes. Nagigigil kami dyan. Yung kung magkwento ngayon, pagod ako. Kaya pumakit ako sa gasalita. Yung kadaldalan ko medyo hindi na naman napigilan. So etong view, habang umakit kayo ng Lignon Hill. Maambon kasi. Tara yung hill. Ang ganda.
tapos maganda pa sa mga jowa niyo. Char! Aming Lignon Hill sightseeing nung ngayon at saka nung city, mismong city ng Legazpi sa kabilang side, tapos iba rin sa kabilang side. Buti lang naabutan namin yung maliwanag pa siya, wala pang mga ulap-ulap kasi ngayon may mga ulap na talaga siya, natakpan na siya ng tulungan. So sa Lignon Hill parang hindi na kayo mahirapang bumaba kasi talagang matarik na. Meron silang ino-offer na zipline, hindi na kami nagtanong kung magkano kasi hindi naman kami magka-try ng zipline. So, meron siyang mas mabilis na way. Second option, aside from zipline, papagulong. Japanese tunnel. Pero, hindi na kami aakyat kasi medyo gabi na rin. Maulan. So, wala pa atang mga tao dyan. So, yung mga gustong pumunta dyan, if ever, yun yung daan. Pwede rin. So, yun na po yung aming last day. Doon na nag-e-end ang aming Legazpi barbecue. Sana meron kayo natinginan or nakuha or sana nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog ko, sa vlog namin. And, yun, sana makapunta rin kayo dito. Sobrang ganda, sulit na sulit. Lalo pag makita mo pa lang yung Mayon. Ay, nako, sobrang ganda. So, sana makapunta rin kayo dito. And thank you so much for watching. Bye!